ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Malapit na si Jesus sa Jerusalem at akala ng mga taong kasama niya ay agad na ipakikita ang kaharian ng Diyos. Kaya sa kanilang pakikinig ay isa pang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Sinabi niya, may isang maharlikang tao na pumunta sa malayong lupain para mahirang nahari at saka siya babalik. Tinawag niya ang 10 niyang katulong at binigyan ng tig-iisang baryang ginto at sinabi sa kanila, ipagnegosyo niyo ito hanggang sa aking pagbalik. Gayon pa may bumalik siya pagkahirang bilang hari. Ipinatawag niya ang mga katulong na binigyan niya ng baryang ginto para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Humarap ang una at sinabi, Panginoon, tumubo ng 10 pa ang barya mong ginto. Sumagot siya, magaling, mabuting utusan. Dahil naging matapat ka sa maliit na bagay, mapapamahala kita sa 10 lungsod. Dumating ang isa pa at sinabi, Panginoon, narito po ang iyong baryang ginto. Binalot ko ito sa 1 panyo at itinago. Natatakot ako sa iyo dahil mapaghanap kang tao. Kinukuha mo ang hindi mo idineposito at inaani ang hindi mo inihasi. Sinabi sa kanya ng Panginoon, masamang utusan, sa sarili mong mga salita kita hahatulan. Alam mo palang maghahanap ako na kinukuha ko ang hindi ko idinedeposito at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo idineposito sa bangko ang aking baryang ginto? At makukubra ko sana iyon, pati ang interes pagbalik ko. At sinabi niya sa mga naroon, kunin sa kanya ang baryang ginto at ibigay sa may 10. Sinasabi ko sa inyo, bibigyan ang meron pero aalisin ang wala. Kahit na ang meron siya ay kukunin sa kanya. Ngunit dalhin niyo rito ang aking mga kaaway na ayaw kong maghari sa kanila at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, umuna si Jesus sa kanila pa Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, bibigyan ang meron. Nahayag sa talinhagang ito ang kagandahang loob ng Diyos na masaganang nagpapala sa mga taong nagsisikap na pagyamanin ang anumang mabuting bagay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Totoong inaasahan niyang patutubuin natin ang puhunang ipinagkatiwala sa atin, pero hindi para sa sarili niyang kapakinabangan. Perpekto siya at wala na siyang kailangan pa, kundi para rin lang sa ating kabutihan. Kaya nga sa halip na makinabang ang Panginoon sa talinghaga sa kinita ng 2 naunang alipin, binigyan pa niya sila ng higit pang pagkakakitaan ng malaki ang pamamahala sa maraming lungsod. Ipinapahawatig ng talinhagang ito na inaasahan sa ating mga Kristiyanong tagasunod ni Jesus na gamitin natin ng mahusay ang ating oras, kaalaman, kahusayan, kayamanan o anumang kaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Tunay na kalugod-lugod ito sa Diyos na higit pang dadagdagan ang pagpapalang nauna na niyang ibinigay sa atin. Pagsasagawa, anong mabuting bagay na meron ka na maaari mo sanang ibahagi sa iyong kapwa pero hindi mo pa nagagawa? Kailan mo ito gagawin?